kausap mo na ba siya? Kailan daw siya alis? Nakiusap siya na bigyan daw siya ng ilang araw. Kaya na napag-usapan. Lucas, hindi ko na siya kayang makasama dito sa bahay. Noong una, pumayag ako. Out of consideration to you. Pero enough is enough. That girl is a witch. Kung umasa siya dito sa bahay, parang siya ang may-ari. She's even treating me like her slave. At hinahayaan mo siyang tutuhin ka ng ganun. Dahil ayoko ng gulo. Dito pa sa loob ng bahay. Lucas, kapag gumawa ko ng skandalo, ano, magpapapress ko niyan. Tapos magpapaawa in public na inaapi natin siya. Oh, I won't give her the satisfaction. Pero syempre naman, may hangganan din naman ang pasensya ko. Pinagsabihan ko na siya. Hindi na rama ulit. Palibasa ko galing squatter gaya ng nanay niya. Lucas, I don't trust her. I don't think she's here para makipag-reconcile sa'yo. I don't trust her either. Like you said, gagamitin niya to laban sa atin. Kapag tinaboy ko siya, I'm sure lalabas to sa publiko. Tayo ang masisira. Fine. Makakapagtiis ako a few more days. But once she's out of the house, ayoko na siya makita. Shall we begin? Sorry, am I late? Ito yung 10 a.m. meeting with HBN, di ba? Lena, what are you doing here? Sasama sa meeting. Good morning, I'm Magdalena Mendoza, daughter ni Lucas Narciso. Daughter ka ni Lucas? May babae palang anak si Lucas. Nakakagulat, di ba? Kasi recently lang din kami nagkakilala. Hindi ko alam na siya pala yung long-lost father ko. Lena. By the way, ako rin ang CEO ng Eminer Corporation. The makers of Satin Dream Soap. Ah, that's why you look familiar. Hindi ba ikaw rin ang endorser ng Satin Dream? Yes, that's me! Excuse me, Lena. This is a closed-door meeting and your name is not on the attendee. Pero, this is a family company. Anak mo ko, so... Oh, excuse me. Sorry. Anong ginagawa? Pahiyain mo ako sa mga kliyente ko. Hindi. Gusto ko lang ma-involve sa family business. You can't. Get out. Get out. Bakit mo ko pinapaalis? Dahil ba anak mo lang ako sa labas? Bakit? Qualified naman ako magtrabaho dito. Gusto kong tumulong sa'yo. Anak mo ko. Pero bakit parang hindi mo matanggap? Dahil ba, anak mo lang ako sa labas? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Hindi ko kasalanan na buntis mo ang nanay ko. Lena, excuse me. You have to leave. Okay. Kanya para magpakilala? Ha? Na anak siya ni Lucas? Na siya ang magmamana ng kumpanya? Hindi to pwede palagpasin ni Dad. She has to go. Definitely, she has to go. Kung inaakala ng Lenang niya na porket anak siya ni Lucas, makukuha niya ang Royal Wellness, nagkakamali siya. I will make sure na wala siyang makukuha kay Lucas ni isang sentimo. Anong gusto mong palabasin? Who do you think you are para magpunta dito at pahiyain ako ng ganito? Sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko. Masisisi mo ba ako eh halos ipagtabuyan mo ko palabas kanina? Nakakasakit ka na ng damdamin. You have no business being here at Royal Wellness. I don't care kung anak kita. I own this company. Ako magde-decide kung sinong sasama ko sa kumpanya ko. Bakit ayaw mo akong isama? Dahil ba anak ako ng kabit mo? Because I don't trust you. Pinagbibigyan lang kita dahil anak kita. But I am not stupid, Lena.
Hindi mo maaaring gamitin ang pagiging anak para sirain lahat ng pinaghirapan ko. Sa ayaw at sa gusto mo, kasama ko sa Royal Wellness dahil may share ako sa kumpanya. That 5%. Bukod sa 5% na share na yon, yung 65% na controlling shares na hawak mo, ayon sa batas, bilang anak mo ko, isa ako sa tagapagmana mo. Kaya, napupunta din sa akin ng Royal Wellness balang araw. At pagdating ng araw na yon, wala ka na magagawa. I am still alive? Iniisip mo na kung ano makukuha mo pag namatay ako? Ganyan ba talaga kakapal ang mukha mo? Advance na akong mag-isip. Dad. Ma. Let's go. Adrian, nakakahiya. Hindi pa sila tapos kumain. Ma, what's up? Talaga bang makikipagkita ka dun sa kaibigan mo o dito kay Tito Conrad? Adrian, you're being paranoid. Darating ang Tita Claire mo. Okay, she said she's coming. Siguro yung asawa lang niya. Sa tingin niyo ba naniniwala ako na coincidence tong pagkikita niyo ni Tito Conrad? Kapag ito, nalaman ni Dad na nagkikita kayo, sasabog. Don't worry. Hindi ito malalaman ni Lucas. Tapos na ang pagkocontrol niya sa akin. What are you saying? Fine. Let's go. Oh, so sorry ah. Kailangan na namin talaga umalis. Oh. Oh. Mm. Adrian. Mukhang nahihilo ka na. Mm. Are you okay? You okay to drive? No, you're not okay. You can't drive. Tsaka ang mga pulis ko yun, napaka-stricto, lalo na sa mga nag-drive na kayo. Kaya ko. You know what? Magpasundo na lang tayo sa daddy mo. Can I use your phone? Fine. Lucas, yes, wala sa kondisyon na mag-drive si Adrian. Baka naman pwede mo kaming sunduin? Umuwi na si Jordan. Ikaw na lang, love, please. Fine. Baka kasi pag nakita mo na may galing ako sa business, magbago yung isip mo sa akin. May karapatan ako dahil... Dahil anak kita. Bilang pamilya tayo, ganun ba yan? Ganun na. Ah, kung ganun, hahayaan mo rin ba akong pumasok sa kumpanya niyo ni Ramona? Bilang pamilya nga tayo. I thought so. Understand this, Bella. I've dealt with sharks more vicious than you. Hindi mo ako kayang lukuhin. Pero yung asawa mo, hinahayaan mo lukuhin ka. May kailangan kang malaman tungkol kay Vanessa at Conrad. Nagka-relasyon sila dati. Oh, Dad! Ba't natahimik ka? Nakakalata ka rin, oh. Nagtataka ka kung bakit sobra silang close. Eto na nga. Matagal ka na nilang iniiputan sa ulo. Is this really your plan, Lena? Nasirain ang relationship namin ni Vanessa. Hindi ko kailangan sirahin. Dahil matagal nang sira ang marriage niyo ni Vanessa. Paano mo nalaman? You have proof? Bakit ako maniniwala sa isang sinungaling na babaeng katulad mo? Kahit sabihin mo na nagsisinungaling ako, alam mo ang totoo. Nararamdaman mo rin na may namamagitan sa kanilang dalawa. Pero, sige, kung proof ang kailangan mo, nahack namin ang computer ni Conrad. Doon namin nakita mga messages nila ni Vanessa tungkol sa dati nilang relasyon. Ganito na lang, bakit hindi sila mismo ang tanungin mo? Sasama ako. Magharap-harap na tayo na malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa pamilya mo.
Ginawa ni Vanessa at Conrad ang lahat para pigilan ako magsalita. Sinira nila yung ebidensya na hawak namin. Pero, may isang ebidensya na hindi nila pwedeng sarain. Anong ebidensya? May isa pa silang tinatagong sikreto sa'yo. At ang sikreto niyon, yon ang ebidensya na magpapatunay na nagkarelasyon si Vanessa at Conrad. Anong sikreto ang sinasabi mo? Lucas, gumising ka! Lucas! Tulong! 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 Tulungan niyo kami! Lucas! Tulong! Hello. No? Ano nangyari? Sige, sige. Pupunta na ako dyan. Adrian, ano nangyari? Yung sasakyan ni Dad, nag-crash daw. What? Daddy mo, kamusta daw? Hindi ko alam. Walang binigay na detalye yung highway patrol. Dinala lang daw siya sa ospital. Lena. Iniligtas mo ang buhay ko. Alam kong hindi madali para sa'yo. Dahil sa lahat-lahat na nangyari sa atin, pero ginawa mo pa rin. Kaya salamat. Wala yun. Gagawin ko rin yun para sa iba. Yung sasakyan na bumangga sa atin, nakita ko to nung pauwi ako. Nakapark lang doon. Parang may inaabangan. At nung nabangga tayo, bigla siyang nawala. Ibig sabihin, hindi yun ang aksidente. At hindi naman to unang beses na may nagtangka sa buhay mo, hindi ba? Isa o dalawang tao lang nasa isip ko na posible may gawa nito. Ang asawa mo. Si Vanessa at si Conrad. Sila din yung nasa isip mo, hindi ba? Bakit naman nila gagawin yan? Dahil sa sekreto nila na ayaw nila malaman mo. Yeah, yung affair nila. A long time ago. Lucas. Teka, meron pa ba hanggang ngayon? Hindi na importante kung may affair pa ba sila ngayon o yung noon. Ang importante, may nagbunga sa relasyon na yun. Isang anak. Anong gusto mong sabihin sa akin? Ang pinakamalaking sikreto, si Adrian. Lucas, hindi mo anak si Adrian. Anak siya ni Vanessa kay Conrad. Matagal ka na niluloko ng asawa mo. Nurse, dila na daw dito ang asawa ko. He was in a car accident. Lucas, nurse, is your name. Opo, nandito nga po siya. Oh my God! Oh my God, Adrian! Oh my God, Adrian! Hindi ko kaya mawala ang daddy mo! Ma'am, okay lang po yung asawa niyo. Ha? Huh? Ano? He's alive? Opo, nasa room 2301. 2301. Okay. Sige. Ma! 2301! Ma! Halika na! Trisco! Lucas? Dad? Dad, you're okay? What happened? Lucas, what's wrong? Huh? Hindi ka makapagsalita. What's the problem?
What's wrong? Dad, alam ko na ang totoo! Dad, don't call me Dad! Hindi ako ang ama mo. Ibig sabihin, hindi kita anak. What? Ano? Siya? Siya ang nagsabi sa'yo? Nagsisinungaling yan! Gusto lang niya tayo sirain, Lucas! Gusto niyang suluhin yung kayamanan mo! Vanessa, mag-deny ka hanggat gusto mo. Pero madali lang naman malaman kung sino sa atin ang nagsisinungaling eh. Nandito tayo sa ospital. Siguradong may lab na makakagawa ng DNA test ni Adrian at ni Lucas. Gawin na natin ang magkaalaman na. Walang yamo talaga! Enough! Dad, tama na! Huwag mong sasaktan si Lena. Siya lang ang nag-iis sa kong alam. Nakilala mo ako. Ayos lang ako. Wala akong pakialam kung kasalanan ni Lena na buhay pa ang Lucas na yan. Dapat binalikan nyo! Dapat sinagasaan nyo lang paulit-ulit nang mamatay ang Lucas na yan! Walang gira ka. Tinuloy nyo yung plano niya patayin si Dad! Adrian! Huwag mong sisihin si Conrad! Eh, sino dapat sisihin dito? Ikaw? Ano bang alam nyo dito? Kaya pala, hindi kayo natatakot na makasama si Tito Conrad? Hindi ito malalaman ni Lucas. Tapos na ang pagkocontrol niya sa akin. What are you saying? Fine. Let's go. Oh, so sorry ah. Kailangan na namin talaga umalis. Oh. Adrian. Mukhang nahihilo ka na. Are you okay? You okay to drive? No, you're not okay. You can't drive. Tapos minamadali niyo si Dad na sunduin tayo. Ayun pala, meron kayong binabalak na dalawa. Yes, wala sa kondisyon na mag-drive si Adrian. Baka naman pwede mo kami sunduin? Ha! I can't believe you! Adrian! Tinulak ako ng daddy mo na gawin ito. Adrian, ginagawa din namin to para sa'yo. Ah? Huwag niyo akong gagawing dahilan. Ilang beses ko kayo sinabihan na huwag niyo tuloy ipapatay si Dad. Ano ang sabi sa presinto, Tay? Nakakuha na ng CCTV doon sa poste yung kotseng bumangga sa kanila. Hindi ito aksidente, sinadya. Kasi matagal na nakaabang yung kotse sa labas ng mansion. Lena, may napansin ka bang kakaiba ng araw na yun? Nakita ko rin po yung sasakyan na yun sa labas, pero hindi ko na po pinansin kasi akala ko taga-village lang din. Okay, chine-check na yung CCTV sa gate ng mansion. Pero wala pang report sa akin. Baka sakaling nakunan yung mukha ng driver. Kung nag-aabang lang siya dun, ibig sabihin, alam niya na magkasama kayo ni Lucas. Hindi lang si Lucas yung target, pati ikaw. Si Conrad lang pwedeng gumawa nito. Kaya kailangan lalo kayong mag-ingat ngayon. Nagbabanggaan na si Commissioner at saka yung mga narsiso, baka maipit kayo. Pwede kong gamitin yung tiwala sa akin ni Lucas para mabantayan ka. Hindi nga. Baka kung paano ka pa? Naman hindi mo ako mapipigilan. At saka magtataka rin yun kung bigla ako mawawala. Tama si Jordan, Lena. Mahirap na. Gamin mo para sa katatahimik natin lahat.